Palimos po, pangkain lang po. Nagmamakawang sabi nga ni Rose habang nakalahad nga ang kamay sa isang lalaki. Hindi alintana kay Rose ang tirik na araw at ang ingay ng paligid. Ang tanging iniisip niya lamang ay ang makakain nga nila ngayong araw. Halos alas 12 na nga rin ng hapon pero wala pang laman ng tiyan ni Rose. Naawa na nga si Rose sa kanyang sarili, pati na nga rin sa kanyang anak na nabibilad na nga rin sa init, maghapon, makalikom lamang ng pera. Magtrabaho ka, istorbo. Sigaw nga ng lalaki kay Rose, saka tinapunan nga ito ng barya sa mukha. Nais maiyak ni Rose dahil nga sa sitwasyon ngunit hindi ito ang tamang oras para doon. Yumuko si Rose upang kunin nga ang 10 pisong barya na itinapon nga ng lalaki sa sahig. Nanginginig na nga ang kamay ni Rose dahil nga sa hilo at gutom na nararamdaman. Hindi pa rin sapat ang 10 piso para makabili ng pagkain na sasapat nga sa kanilang dalawa ng kanyang anak. Mahina lamang na nagpasalamat si Rose sa lalaki bago lumapit sa kasunod nga nitong sasakyan. Traffic kasi ngayon kaya naman malaya nga si Rose. Nakatukin nga ang mga sasakyan na napatigil nga sa kalsada. 3 beses nga niyang kinatok ang sasakyan at ibinungad nga nito ang isang lalaki. Magandang hapon po, pangkain lang po. Nagmamakaawa nga na sabi nga ni Rose. Nakatitig lamang sa kanya ang lalaki. Tila gulat at nanigas nga sa kinauupuan. Buhay ka. Mahinang bulong nga ng lalaki ngunit sapat na upang marinig nga ni Rose. Nagtataka naman siyang tinignan ni Rose. Siya bang sinasabihan ng lalaki? Tumingin pa nga siya sa kanyang likuran at tanging siya lang naman ang taong naroon. Nawala lamang ang pansin ni Rose sa lalaki nang umiyak nga ang bata na karga niya. Mabilis niya itong hinaplos sa likod saka muling nagsalita. Maawa na po kayo, sir. Pangkain lang po, hindi pa po kami kumakain ng anak ko. Ani pa nga ni Rose. Walang pagdadalawang isip na kumuha nga ng pera ang lalaki sa kanyang wallet. Saka inabot nga ito sa kanya. Manlaki ang mata ni Rose sa halaga ng perang ibinigay. Sir, 1,000 po? Nagniningning nga sa tuwa nga na sabi ni Rose pero ayaw naman niyang angkinin yon nang hindi nakakasigurado kung ito ba talagang binibigay ng lalaki. Ngumiti ang lalaki. Oo, sapat na ba yan para sa inyo ng anak mo? Bumaba nga ang tingin ng lalaki sa bata. Ah, opo sir. Maraming salamat po, sobra-sobra pa nga to eh. Pagpalain po kayo ng Diyos. Tuwang-tuwa at mangiyak-ngiyak pa nga na sabi ni Rose. Ngayon lamang siya nakatanggap ng ganitong kalaking pera dahil lamang sa panlilimos. Wala nang sinabi pang lalaki't isinara na nga lamang ang bintana. Sinundan nga ng tingin ni Rose ang papalayo nga nitong sasakyan. Anak, mabuti na lamang mabait ang lalaki. May pangkain na tayo, sabi nga niya sa kanyang anak na may malaking ngiti sa labi. Sa kabilang banda pa uwi si Evan galing nga sa importanteng meeting. Isa siyang mayor sa kabilang bayan. Habang nagmamaneho, hindi mawala sa isipan ni Evan si Rose. Natutuwa siya dahil natagpuan na nga niya ang babaeng 2 taon na nga nitong pinaghahanap. Ang babaeng tumakbo sa sarili nga nilang kasal. Ang buong akala ni Evan ay patay na nga ito, ngunit muling nabuhayan ng loob nang makita ng kanyang 2 mata, si Rose. Labis ang kanyang pagtataka dahil nga sa naging sitwasyon nga nito sa buhay, gayon isa nga ito sa may mayamang pamilya. Ang isa pa nga sa pinagtaka ni Evan ay ang batang karga nito. Sa isiping nagkaroon nga ng kasiping si Rose ay tila naninikip nga ang dibdib niya. Ah sir, ang laki po ng pera na binigay niyo po sa pulubi ah. Napakabait niyo po talaga. Mabuti na lamang at nakuhanan po yun ng video. Tiyak po na magiging patok po yun. Lalo na at tataas po ang tsansa ng pagiging congressman niyo. Sabi pa nga ni Kit, isa sa mga tauhan ni Evan. Huwag mong gagalawin ang video na yon. Mas mabuti pang i-delete mo na lang.
Kalmadong sabi pa nga ni Ivan. Eh pero sir, magiging maganda po yun sa image nyo. Lalong gaganda ang tingin sa inyo ng tao, lalo na tataas din ang tsansa na tumaas din ang boto sa inyo. Huwag mong gamitin yon. Sundin mo lang ako, i-delete mo yan dahil may pag-uutos ako sa'yo. Huminto nga sa pagmamaneho nga si Evan sa harapan nga ng grocery store. Kanina niya papalihim na sinusundan si Rose. Hindi nga niya hahayaan pang mawala sa paningin ni Evan ang babaeng matagal na nga niyang hinahanap. Sir, ano pong ginagawa natin dito? Sir, yun yung pulubi ah. Dagdag pa nga nito at ngumisi nga si Evan. Ang utos ko sa'yo, sundan mo siya. Alamin mo kung saan siya nakatira at kung anong estado niya sa buhay. Nais kong marinig ang report mo mamayang gabi na mismo. Natamimi nga ang tauhan ni Evan sa narinig. Mahinang tumawa si Evan. Ramdam niyang nagtatanga ito dahil nga sa labis na interes ni Evan sa isang hamak na pulubi. Sir, sigurado po ba kayo? Oo, hindi ako maaaring sumunod sa kanya. Lalo na't may pag-uusapan kami ng tatay ko. Hinihintay niya ako sa opisina. Inaasahan kita rito, Kate. Eh pero sir, paano kung matakot po siya sa akin? Hindi niya naman po ako kilala eh. Pinanood na nga lamang ni Evan si Rose na masayang pumasok sa grocery store. Ngayon nalaman na nga niyang tunay ngang sa pagkain iginagastos ni Rose ang nalilikom na pera. Hindi siya matatakot sa'yo. Magtiwala ka lang sa akin. Tumingin nga si Evan kay Kate mula sa salamin. Akmang muli nga siyang magsasalita nang tumunog nga ang kanyang telepono. Nabasa nga niya kagad ang ngalan ng kanyang ama. Hinahanap na ako ng tatay ko. Hintayin ko ang balita mo, Kate. Lumabas nga ng sasakyan si Kate saka nagtungo kay Evan. Muling pinasadahan nga ng tingin ni Evan ang grocery store. Ang dami niyang tanong sa dalaga. Lahat ng ito ay nais nga niyang masagot. Hindi na nga rin nagdadalawang isip pa si Evan na baka maling tao ang nakita niya. Dahil nga sa titig pa lamang ni Rose, ramdam nga ni Evan na ito nga ang dati niyang kasintahan. Samantala masayang pumipili nga ng pagkain si Rose sa grocery store, kumakalam na nga ang kanyang sikmura, ngunit mas pinili na nga lamang niyang pumunta sa grocery store. Ngayon na nga lamang siya nakapasok sa ganito dahil madalas sa karinderya siya. Yung mga tira-tira o sa basurahan nga siya nakakapasok. Habang inaabot nga ni Rose, ang isang dalata ay isang matipunong braso ang kumuha rito. Tinignan nito ni Rose. Ito yung lalaking kasama ni Evan sa sasakyan. Maraming salamat po. Nakangiting sabi nga ni Rose. Tumingin siya sa paligid pero wala nga si Evan. Hindi na itago ang dismaya sa mukha ni Rose. Nais niya pa namang magpasalamat ulit sa nagbigay nga ng pera sa kanya. Walang anuman. Kamot ulong sa adaman ni Kate. Hindi niya alam kung paano ba makakakuha ng impormasyon kay Rose. Hindi niya naman ito kilala at lalong hindi niya ito close. Ikaw yung lalaki na kasama ng mabait na lalaki, diba? Tanong nga nito. Umuo naman si Kate. Ako nga po pala si Rose. Ito po yung anak ko. Si Jamie, maraming salamat po sa kabaitan nyo kanina. Mabait talaga yon si Sir Evan. Sabi pa nga ni Kate. Evan palang pangalan niya. Parang pamilyar. Actually, nandito rin siya kanina. Tapos nakita ka rin. Sabi niya, kung nanaisin mo ako na lang, ang maghahatid sa'yo sa tinitirahan mo. Apo? Nakakahiya naman po. Kamutulong saad ni Rose. Hindi, ayos lang. Gusto mo ba? Kung pwede po, kayo pong bahala. Pero hindi pong mag-arabo ang bahay namin ha. Sige, tulungan na kita. Makalipas nga ang ilang oras, nakarating na nga rin sila sa wakas sa bahay nga ng babae. Traffic din kasi. At saka, medyo mahirap din papunta sa isang iskinita nga kung saan nga sila nakatira. Kinilabutan pa nga si Kit. Nang makarating nga sila, pasensya na sa bahay ko ha. Hindi ko rin naman kasi gugustuhin na matulog sa kalsada. Natatawang sabi nga ni Rose. Kinuha nga ni Rose si Jamie kay Kate. Sa kanila pag nga ito sa banig, nakarton at binigyan ng maliit na bote na may lamang gas. Paano ka napunta rito? Nagtatakang tanong ni Kate. Hindi ko po alam eh.
Natagpuan ko na nga lamang ang sarili ko na nagising sa kalsada, tsaka may hawak ng bata. Wala akong maalala kung paano ako naging ganito. Malungkot na kwento pa nga ni Rose. Ang hirap ng buhay mo dito. Sad pa nga ni Kit. Oo nga po eh. Nang una, may dumadating na mga gamit, pagkain at kung ano-ano pa rito. Pero paghalipas ng ilang buwan, wala nang dumating kaya naisipan ko na lamang manlimos. Sinubukan kong maghanap ng trabaho pero walang tumatanggap sa akin. Nakatitig lamang si Kit kay Rose. Natutuwa nga si Kit dahil si Rose na nga mismo ang nag-open up o nagkwento sa buhay niya. Nako, kailangan ko nang umalis, Rose. Salamat nga pala. Makangiting sabi nga ni Kit. Wala nga naman. Pakisabi na rin po sana kay Ivan. Maraming salamat po ulit sa tulong niya. Makakarating. Sad nga nito at umalis na nga siya. Dada! Biglang sabi nga ng anak niyang si Jamie. Tila sa isang iglap, magkaroon ng maraming katanungan si Rose. Isa na rito ay sino nga ba ang anak niya? Kinabukasan maagang naghanda si Evan upang bisitahin si Rose. Naikwento na nga rin sa kanya lahat ni Kit at dumagdag pa nga lalo ang tanong sa isipan ni Evan. Nais makita ni Evan ang sistema ng buhay ni Rose. At ni Jamie, sa personal kaya naman kinansela na nga niya ang kanyang mga lakad at meeting. Akmang papaanda rin na nga ni Evan ang sasakyan nang kumutok nga ang kanyang ina. Magmula nung nangyari nga ang kasal nila ni Rose, hindi na nga siya malapit dito. Ito kasing pumigil sa kanya, mahabulin si Rose nang tumakbo nga ito palabas ng simbahan. Anong kailangan mo? May pupuntahan ako. Narinig ko ang usapan niyo ni Kit. Natagpuan mo na siya? Pagkak na tumawa nga si Evan. Ano bang pakialam mo? Pipigilan mo ulit ako gaya dati? Napabuntong hininga ang ina niya. Anak, nais ko lang bumawi sa ginawa kong pagpigil dati. Ginawa ko lang yun para protektahan ka. Kanino po? Para sa sarili nyo? Tama na po, alis na ako. Kung kailangan mo ng tulong ko, huwag kang maihiya. Sad pa nga ng ina niya. Hindi ko kailangan ng tulong. Matigas na sabi naman ni Evan. Malakas ang hinampas ang steering wheel. Naiinis siya. Sumantala ba lang nga si Rose sa pagsasampay ng kanilang mga damit. Katatapos lamang nila maligo sa malapit na ilog. May natira pang pera sa binigay nga sa kanya ni Evan, kaya naman walang balak mamalimos ngayong araw si Rose. Ang tanging nais lamang niya, bigyan naman ang anak ng oras. Makipaglaro dito at makaalala din ng sarili. Muli na naman kasing nagkaroon ng mga panaginip na malabo at hindi maintindihan ang mga larawang ipinapakita. Napatingin si Rose sa isang sasakyan na huminto sa harap ng eskinita. Nangunot ang noon niya dahil sa pagtataka. Agad niyang kinarga ang anak, saka hinintay nga na lumabas ang nasa sasakyan. Nang biglang, nanlaki ang mata ni Rose. Sir? Gulat na sabi nga ni Rose, napatingin nga sa kanya si Evan. Kinuha nga nito ang mga daladala nga niyang grocery, saka dire-diretsyong pumasok nga sa eskinita. Hindi man lamang ito, nandiri sa mga basura na nakakalat nga maging sa daga na gumapang sa paan nito. Rose, ang pangalan mo? Tanong nga ni Evan. Sir, ano pa ginagawa niyo dito? Ngumiti si Evan at tumitig nga sa maamong mukha ni Rose. Naikwento kasi sa akin ni Kit ang kalagayan mo, kaya naisipan kong bisitahin ka. Akmang uupo na nga sana si Evan sa maliit na upuan nang sumigaw si Rose. Wait! Agad na binabangan ni Rose ang anak sa kinuhang panty niya na nakasampay sa upuan na umumula ang mukha ni Rose, lalo na't nung tumingin si Evan sa paligid. Maraming nakasampay na bra at panty niya. Hindi niya naman kasi inaasahan na may bisita pala siya. May kinuha lang po. Sige na po, maupo na po kayo. Umiwas nga ng tingin si Rose. Mahinang napatawa si Evan. Rose, mabuti naman at nakatagal kayo rito. Opo sir, wala naman po kaming maayos na matitirhan eh. Ang mahalaga, hindi kami natutulog sa kalsada. Mas magiging kawawa po si baby pag ganun. Mabuti po kung ako lang mag-isa eh. Hindi niyo ba naisipang lumipat ang bahay? Tanong nga niya. Hindi po sir, wala naman po kaming sapat na pera eh. Saka
Mas maayos na rin siguro to. Hindi masyadong mapupuntahan ng tao. Paano kung may masasamang tao na pumunta rito? Wala, sir. Sa isang taon naninirahan po kami dito. Wala naman pong napupuntang masamang tao dito. Kaya masasabi ko po na mukhang ligtas naman po kami dito kahit papano. Tinignan ni Evan ang paligid na isa nang ipatira si Rose sa bahay nila pero hindi maaari sa ngayon. Ayaw naman niyang malaman ng pamilya niya, lalo ng kanyang ama, na nahanap niya na si Rose. Paniguradong meron nga siyang gagawin. Lalo na ang kanyang kakambal. Nais niya munang malaman ang buong katotohanan nang may pangyayari noon bago muling ilabas si Rose. Poprotektahan nga niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Si Jamie, tama ba? Nasaan ang ama niya? Malakas nga ang tibok ng puso niya. Natatakot siya sa magiging sagot ni Rose patungkol dito. Tumingin siya kay Rose, simuko ito sa kabumuntong hininga. Hindi ko rin po alam. Hindi ko po maalala eh. Aningan ni Rose. Hindi agad nang kasagot nga si Evan. Kung hindi niya kilala, sinong ama? Napatikim na nga lamang ito. Tumayo nga siya na ikinataka nga ni Rose. Hindi maintindihan ni Rose sa sarili na tila ayaw nga niyang umalis si Evan. Aalis na po ba kayo? Hindi. Nais ko sanang yayaan kayong pumunta sa beach house ko. Nanlaki ang mata ni Rose. Beach house? Talaga po, sir? Oo naman. Ayos lang ba? Oo naman, sir. Hindi na itago nga ang sabik sa mukha ni Rose. Agad niyang kinuha ang malaking plastic saka kumuha nga ng damit. Samantala nakangiti namang pinagmamasdan ni Evan ang ekspresyon ng dalaga. Sa simpleng ekspresyon na yun, lumalakas nga ang tibok ng puso niya at tila ba nasisiyahan siya. Tara na, malayo pa ang biyahe. Lumapit nga sa Evan kay Jamie, saka binuhat nga ang bata. Tata! Napahinto si Rose sa pagkuha ng damit at nagkatinginan sila ni Evan. Gulat din ang lalaki dahil nga sa sinabi ni Jamie. Tata! Masayang sabi nga nito, saka humagik-gik ulit. Napaawang ang bibig ni Rose sa gulat. Nakaramdam nga siya ng hiya para kay Jamie. Tipid nang umiti si Evan bago pa man siya makapagsalita at nahunahan na nga siya ni Rose. Dada kasi ang first word niya, sir. Pasensya na po ah. May hiyang tugon nga niya. Nawala ang ngiti ni Evan. Tinitigan nga niya si Rose. Ayos lang. Tumingin nga siya kay Jamie sa kanang pabuntong hininga. Pinagpatuloy naman ulit ni Rose ang pag-impake. Nang matapos na nga ito, nakangiti nga siyang humawak sa braso ni Evan. Tara na po, sir. Napatingin pa nga si Evan kay Rose saka sa kamay nga nito na nasa kanyang braso. Napakurap naman ang dalaga at nang mapatingin siya sa kanyang kamay ay mabilis nga niyang inalis ito. Umusbong ang hiya ni Rose sa sarili kaya naman mahina nga niyang kinurot ang kabila niyang palad. Akala naman niya masyado na nga silang close na Evan samantalang pangalawang pagkikita pa nga lamang nila. Pasensya na po, sir. Paghingi nga ng tawad ni Rose. Kahit pangalawang araw pa lamang nila, hindi maintindihan ni Rose kung bakit sobrang komportable niya kay Evan. Bukod dito, pamilyar din ang pangalan at mukha niya. Mahinang tumawa si Evan. Nagulat lang ako, pero ayos lang. Sige na, humawak ka na. Nakangiting sabi nga niya at nanlaki ang mata ni Rose nang hawakan ni Evan ang palad niya sa kanilagay sa kanyang braso. Nahihiyang umiwas nga ng tingin si Rose, ngunit hindi na nga rin niya inalis pa ang pagkakahawak nga dito. Naglakad sila patungo nga sa sasakyan na nakaparada nga sa labas ng eskinita. Pinagbuksan nga ni Evan si Rose ng pinto. Salamat po. Kinuha nga ni Rose si Jamie, samantalang kinuha naman ni Evan ang gamit ni Rose, saka nilagay nga sa backseat. Pagkatapos ay umikot nga si Evan para sumakay nga sa driver's seat. Komportable ka ba dyan? Tanong pa nga ni Evan. Opo, sir. Evan na lang. Masyado namang formal kung parati mo akong tatawaging sir. Natatawang sabi pa nga ni Evan. Habang nagbibiyahe nga sila, nakatingin lamang si Rose sa labas ng bintana. Hindi niya maiwasang mamangha
sa magagandang lugar. Ngunit kaakibat nito ay tila ba pamilyar din ang bawat lugar na nakikita nga niya. Tila ba napuntahan na nga kaya naman nadaanan na nga niya ito. Samantala pa tingin-tingin si Evan kay Rose. Naalala nga ni Evan na dito sila madalas noon ni Rose tumaan kapag pupunta nga sa beach house na pagmamay-ari nilang dalawa. Malayo-layo pa ang biyahe, pwede ka naman matulog. Sad nga nito. Ahis lang, alam mo ba ang ganda ng mga lugar na nadadaanan natin? Kaso parang nakita ko na to. Sa totoo po kasi may amnesia po ako eh. Tumangutango si Evan na ikwento ni Kit. Sad pa nga nito. Talaga po? Nasaan pala si Kit? Nagtaka bigla si Rose. Bakit mo hinahanap? Tinulungan niya rin po kasi ako mamili kahapon. Tapos nakakwentuhan ko siya. Sayang naman po hindi natin siya kausap. Masaya rin po siyang kausap eh. Sad pa nga nito. May lakad siya. Ilang oras pa ngang naging biyahe nila bago sila makarating sa pribadong beach house. Hanggang sa nandito na tayo. Lumingon nga si Evan kay Rose, ngunit mahimbing na nga itong natutulog. Nasa ibabaw nga nito si Jamie, natulog na tulog na rin. Napaka-cute nilang dalawa. Tinignan nga ni Evan ang orasan kasabay nga ng pagkalam ng kanyang sikmura. Alas 7 na nga ng gabi. At kanina pang tanghali ang huli nga nilang pagkain. Agad niyang tinapik nga sa braso si Rose para sana gisingin nga ito nang magsalita ito bigla. Wag, pakiusap. Wag niyo akong saktan. Gagawin ko po ang lahat. Nangunot nga ang noo ni Evan. Pabaling-baling nga ang ulo ni Rose. At ilang segundo pa umiiyak na nga ito habang natutulog. Walang pag-aalinlangan na niyog-yog ni Evan si Rose na naging dahilan para magising nga ito. Rose, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tugon nga niya. Nakita nga niyang lumuluha ito nang makita nga siya ni Rose, bigla nga niya itong niyakap. Ayos lang po ako, nananaginip lang. Saad na nga lamang ni Rose. Patungkol ba saan ang panaginip mo? Hindi ko po maalala eh. Kapag nagigising na po ako, hindi ko na po naaalala ang napapanaginipan ko. Ngunit alam ko po na isa yun sa mga alaala na pilit kong inaalala. Nakatitig lamang si Evan kay Rose. Nagigising na lang ako umiiyak kaya sumisigaw. Pakiramdam ko, masamang naging buhay ko talaga noon kaya nasa kalsada pa rin ako. Isang taon na ang nakakaraan. Huwag mong sabihin yan. Magtiwala ka sa akin. Maganda ang buhay mo noon. At siguro hindi mo man maalala ngayon pero panigurado akong malapit mo nang maalala yan para malaman ang katotohanan. Mahinang tumawa nga si Rose nang mapait sa kangumiti. Salamat Evan ha. Nag-iwas na nga lamang ng tingin si Rose at umayos nga ng upo. Nang bumitaw na nga sa pagkakayakap dito. Nandito na tayo. Alam mo nagugutom ka na rin kaya tara na. Huwag mo munang isipin yung mga napanaginipan mo. Dapat ngayon mag-relax kayo tsaka mag-enjoy. Sad nga nito. Pakiramdam nga ni Rose na sa alapaap nga siya habang nakatitig nga sa mata ng lalaki kanina. Pamilyar nga ang mata nito, ang yakap nito, napaka-komportable. Tara na, sada nga lamang ni Evan. Nang makapasok nga sila sa loob, nakita nga nila, ang ganda. Wow, ang ganda! Teka, ikaw bang gumawa nito Evan? Tinutukoy nga nito ang painting. Hindi, yung fiancé ko dati. Tinignan nga ni Evan si Rose, titig na titig. Ah? May asawa ka na? Gulat na sagot naman ng dalaga. May para bang kumirot tuloy ang kanyang puso. Pero umiling naman kaagad si Evan. Wala pa. Hindi na tuloy ang kasal namin. Tumakbo siya bigla sa araw ng kasal. Ganun ba? Napakurap ka si Rose. Umiwas nga siya ng tingin. At pasimpleng hinaplos nga ang kanyang dibdib. Dahil nga sa bigla ang pagkirot nito. Pasensya na sa pagtanong nga. Ayos lang. Yang mga painting na yan, lahat yan gawa niya. Ang ganda, di ba? Talented talaga siya. Sad pa nga nito. Hinawakan pa nga ng lalaking isang painting at isa itong painting ng isang babaeng nakatalikod. May pikit nga ni Rose ang kanyang mata at isang imahe niya ang kanyang nakita. Pinipinta niya raw
ang painting na to habang may nakayakap nga sa kanyang lalaki sa likod. Nangunot ang noon ni Rose at napasapo sa ulo. Ayos ka lang ba? Agad na dalunga sa kanya ni Evan nang mapansin ang muntikang pagkahilo nga nito. Agad na kinuha nga ni Evan si Jamie sa kapinaupo nga ito sa couch. Inalalaya na nga lamang niya si Rose na maupo nga katabi ang bata. Ayos lang. Alam mo, ang weird lang kasi. Ako raw yung nagpipinta niyan. Ang weird, no? Hindi nga ako marunong mag-drawing eh. Nakatitig lamang si Evan kay Rose. Kamusta pakiramdam mo? Ayos na. Nagulat lang talaga ako sa naalala ko. Dito ka lang. Mag-aanda ako ng pagkain. Tulungan na kita. Huwag na. Ako nang bahala, Rose. Bantayan mo na lang si Jamie. Saad nga nito sabay maliit na umiti. Mabilis lamang na nagluto si Evan ng pagkain na nakaimbak nga sa refrigerator. Nagtungo nga siya sa sala kung saan naroon. Naglalaro nga si Rose at Jamie. Napangiti na nga lamang siya nang makita ang magina. Kain na! Saad nga nito. Salamat sa pagkain, Evan, ha. Ako na lang maghuhugas. Saad nga nito habang nilalagyan ng kanin ng plato niya. Magpahinga na lang kayo. Ako na, nakakahiya naman eh. Saka ayos lang. Hindi pa naman ako inaantok dahil nakatulog din naman ako kanina sa biyahe. Ikaw nga ang dapat magpahinga dahil nagmaneho ka ng malayo. Sad nga nito, nang biglang hindi na malaya ni Evan ang ngiti na gumuhit sa kanyang labi. May problema ba? Nagtatakang tanong nga ni Rose nang mapansin nga na nakangiti at nakatitig nga sa mukha niya si Evan. Kanina niya pa ito napapansin ngunit hindi niya napigilan na tanungin nito. Bukod nga sa namumula nga niyang mukha, tila ba nag-uunahan nga sa paglipad nga ang paru-paro sa tiyan niya. Ang ganda mo, biglang sabi na nga lamang ni Evan. Po? Nanlaki ang mata ni Rose at tila na ilang. Wala, mahinang tumawa nga si Evan. Gaya nga ng napagkasunduan, si Rose nga ang naghugas ng plato habang si Evan naman pinatulog si Jamie. Hindi pa nga sana papayag si Rose, ngunit nakulitan na nga lamang siya kay Evan, lalo na't hindi na nga rin umaalis nga si Jamie mula sa pagkakakarga ng lalaki. Nang matapos nga siyang maghugas, napalingon na nga lamang siya sa may bintana ng kusina. Nangunot ang kanyang noo nang makita nga roon si Evan na nag-iisang nakatingin sa dagat. Agad nang nagpunas ng kamay si Rose. Inayos nga niya muna ang kanyang sarili bago nagtungo palabas ng bahay. Anong ginagawa mo mag-isa rito? Tanong nga ni Rose habang nakatingin nga sa malawak na dagat. Lumapit nga siya at umupo sa tabi ni Evan. Nariyan ka pala. Tulog na si Jamie. Ang sarap kasi ng hangin dito sa labas. Nakakapagpakalma. Kaya andito ako nag-iisip. Sandaling katahimikan ang umibabaw nga sa kanilang dalawa bago muling magsalita si Rose. Salamat talaga, Evan, ha. Kasi kahit kahapon mo lang ako nakilala, pakiramdam ko. Matagal na kitang kilala. Hindi ka natakot sa akin kahit magkaiba tayo ng mundong ginagalawan. Sa isang taong pamamalagi ko sa kalsada, pakiramdam ko nakahanap ako ng kaibigan. Sad nga nito at napakamot pa nga ng batok at nahihiyang nag-iwas ng tingin. Mahinang tumawa si Evan. Rose, ano sa pakiramdam mo ang kulang sa'yo? Tanong nga ng lalaki. Ang mga alaala ko. Nais kong maalala ang mga nakalimutan ko. Napakarami kong tanong sa sarili. Patungkol sa buhay ko. Minsan nga napapaisip ako, may pamilya ba ako? Kasi kung meron, bakit hindi nila ako hinanap? Hindi nga napigilan nga ni Rose na mapaluha. Nakaramdam ng awa si Evan. Pakiramdam niya na napakasama niyang tao. Dahil hindi nga niya sinasabi sa tatay ni Rose na nahanap na nga niya ito. Hinawakan ni Evan ang dalawang pisngi ni Rose. Ngumiti ito bago punasan ang luha sa kanyang pisngi. Kung nasan man ang pamilya mo, paniguradong hinahanap ka nila. Siguro, hindi pa ito ang tamang oras para magkita kayo. Napaiwas nga ng tingin si Rose. Hayaan mo na. Ang tinuturing ko na nga lamang na pamilya ngayon si Jamie eh. Kung makita o maalala ko man sila, siguro sapat na dahilan na yun kung bakit hinayaan nila akong maligaw sa kalsada. Hinayaan nila akong maghirap
nang walang kasama. Ikaw ba, Evan? Nasaan na nga ba yung mapapangasawa mo dapat? Napahinga ng malalim nga si Evan sa tanong nga ng babae. Hindi ba't mas maganda nga yun? Ang maalala nga ni Rose. Ngunit kaakibat nito baka kamuhian siya ng dalaga. Ayos lang kung ayaw mong sabihin. Sad nga ni Rose ang tumahimik lamang si Evan. Pero sagot nga ni Evan, tinakbuhan niya ako sa kasal. Nung araw na kasal namin, tinakbuhan niya ako, iniwan niya ako. Nang walang paalam. Ang dapat masayang kasalan na uwi sa lungkot at galit ko sa kanya dahil sa kanyang pagpapahiya at pagdadala ng sakit sa akin. Sad pa nga nito. Hinanap ko siya para magtanong kung bakit niya ginawa yun sa akin pero isang taon ang nakaraan. Kahit anino niya, hindi ko nakita. Ang lugar na to ang naging saksi ng aming pagmamahalan. Tanging mga pininta niya lamang ang naiwan niyang alaala sa akin. Sad nga nito na lumuluhan na nga rin. Yakap-yakap nga siya ng babae na siyang tinutukoy nga niya. Ngunit dumoble lamang ang sakit dahil hindi niya nga ito kilala. Pasensya na sa pagtatanong, Evan, ha. Panigurado akong matatagpuan mo rin siya. Gusto mo bang tulungan kitang hanapin siya? Mahinang natawa nga si Evan sa sabi pa nga ng babae. Paano mo mahahanap ang sarili mo? Natatawang aniya. Nanlaki ang mata ni Evan. Samantalang nangunot naman ang noon ni Rose. Ibig kong sabihin, paano mo mahahanap ang babaeng ayaw magpakita? E di ipilit natin. Teka, ano bang pangalan niya? Excited pa nga natanong ni Rose. Pero umiling lamang si Evan. Imbes na sagutin nga ito, hinawakan lamang niya ang kamay nito at malakas din ang tibok ng kanyang puso habang nakatitig sa babae. Kinabukasan na alimpungatan si Rose sa ingay sa ibaba. Minulat nga niya ang kanyang mga mata ngunit natagpuan na nga lamang niya na wala na nga sa tabi niya si Jamie. Agad siyang napabangon saka nilibot nga ang paningin. Sa paligid, umusbong ang kaba ni Rose kaya naman agad nga siyang lumabas ng kwarto sa kabumaba ng sala. Tuloy ang nakahinga ng maluwag si Rose nang makita nga si Jamie at Evan na naglalaro nga sa sala. Napalingon pa nga sa kanya si Evan. Anong nangyari sa'yo? Nagtatakang tanong niya. Napakurap nga si Rose. Napatingin siya sa refleksyon sa salamin. Rose, ayos ka lang? Imbes na sumagot, mabilis na bumalik nga sa kwarto si Rose para maghilamos. Napatampal na nga lamang siya sa noo dahil nga sa pagkataranta. Samantala, natatawang napailing na nga lamang si Evan. Binalik ang atensyon kay Jamie. Jamie? Si Dada? Tinignan naman siya ni Jamie bago nagsalita. Mama! Nalukot na nga lamang ang mukha ni Evan. Kanina pa kasi ito nagsasabi ng salitang mama. Samantalang sa pagkakaalam niya ay Dada ang first word nito. Jamie, you can say Dada. Dada, can you say Dada's name? Sad nga ni Evan. Humagigig si Jamie bago pumalakpak. Mama! 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 Haninga ng bata. Napatampal na nga lamang si Evan sa noo. Kahit hindi pa nga siya sigurado kung sinong ama ni Jamie, masarap pa rin sa pakiramdam ni Evan na maglaro kasama si Jamie. Pakiramdam niya, napakalapit nga ng puso niya sa bata. Naisip nga niya na sana siya na lang ang ama. Jamie, sabihin mo Dada Evan, muling sabi niya. Da, napangiti nga si Evan dahil akala nga nito babanggitin na nga niya ang dada. Nang biglang, Mama! Nalukot nga ang mukha ni Evan dahil nga susunod na sinabi nga ni Jamie. Pumalakpak pa nga ito habang nakatingin sa likod kaya naman. Napalingon nga rin siya. Naroon nga si Rose na natatawang pinagmamasdan nga sila. Ang cute nyo, komento nga ni Rose. Akala ko Dada na ang first word niya eh. Sad nga nito. Natawa na nga lamang si Rose. Pinagluto na rin kita ng pagkain mo, sad naman ni Evan. Nakasunod naman si Rose sa kanya. Pagdating sa kusina, makukuha na nga sana ng plato si Evan nang tumunog ang telepono niya. Nagkatinginan nga si Rose at Evan. Cellphone mo ata yun. Sige na Evan, ako na lang maghahanda ng pagkain, sagutin mo na yan. Saglit lang to, sad naman ni Evan. Kamusta pa?
May problema ba? Tanong nga ni Evan sa kabilang linya. Nasaan kay Evan? Nasa beach house po, bakit? Pupuntahan kita. Ah, hindi na po pa. Agad na tanggi naman ni Evan. At bakit hindi? Pauwi na po ako. Sabihin ko lang sa tawag. Pupunta kasi ako sa ibang bansa para sa isang mahalagang meeting. Ano po ba yun? Uuwi ang kahambal mo. Naistatwa nga sa kinatatayuan si Evan. Agad na umusbong ang galit sa kanyang dibdib. Ah, sige po, papatayin ko na to. Tatakbo siya bilang congressman Evan. Napangisi nga si Evan. Sabay sabi na nga lamang nito dahil hindi na nakapagtimpi. Lahat naman ng akin, nais niyang makuha. Ano pa bang nakakagulot dun? Saka hindi ba't dapat, masaya ka? Paborito mong anak ang magiging kalaban ko. Evan, hindi sa ganun yun. Nais ko lamang magkaroon kayo ng magandang laban. Hindi marunong lumaban ang patas ng anak mo pa. Napabuntong hininga na nga lamang ang tatay ni Evan sa kabilang linya. Evan, nagmamakaawa ko. Kalimutan mo nang nakaraan. Walang kinalaman doon si Andrew. Wala nga ba talaga? Hayaan mo. Dahil kapag napatunayan ko pa, wala akong pakialam kung kakambal ko pa siya. Evan, sige na po pa. Busy ako. Pinatay na nga ni Evan sa kanapabuntong hininga. Ikinuyom nga niya ang kamao, makikita niya na naman ang kakambal niyang naging punot dulo ng lahat. Naniniwala siya na may kinalaman si Andrew sa pangyayari sa kasal niya at sa nangyari kay Rose. Hindi niya naman mapatunayan yun pero sinisigurado niya at sisiguraduhin niyang mapapatunayan nga niya ito sa lalong madaling panahon. Bumalik na nga lamang sa loob ng bahay si Evan. Naabutan niya sa kusina si Rose. Kamusta? Tipid ng umiti ang lalaki. Ah, bilisan niyo na dyan. Mag-swimming tayo. Masiglang sabi nga ni Evan, may kinangiti na nga lamang ng malawak ni Rose. Mabilis na lumipas ang oras. Pagkatapos nga nilang maligo sa dagat, ay agad naging paki nga si Rose para sa kanilang pag-uwi. Hindi may pagkakaila na isa na nga ito sa pinakamasayang araw na naganap nga para kay Rose. Habang nag-iimpake, napatingin nga si Rose sa isang box na aksidente nga niyang nakuha sa ilalim ng kama. Nangunot ang noon ni Rose lalo na't nakita nga niyang nakasulat ang pangalan niya sa ibabaw nito. Tumingin muna siya sa pinto bago buksan ang kahon. Isang maliit na libro lamang ang naroon. Kinuha niya ito at akmang bubuksan na nga sana nang marinig nga ang katok ng pinto. Agad nga niyang nilagay sa bag ang libro sa isinilid. Sa ilalim nga ng kama, kasabay nga nito ang pagbukas nga ng pinto. Naroon si Evan habang karga-karga si Jamie. Tara na, maabang biyahe natin. Sige, tapos na rin ako. Kinuha nga ni Rose ang bag na binigay nga ni Evan upang lagyan ng gamit. Ako na dyan. Akmang kukunin na nga sana ni Evan ang bag nang ilayo nga ito ni Rose. Ako na. Bit-bit mo naman si Jamie, ayos lang. Gusto mo palit tayo? Mukhang mabigat yan eh. Swestiyon pa nga ni Evan. Umiling naman si Rose. Tara na, maba pa ang biyahe. Nauna na ngang maglakad si Rose. Gustong gusto nang makauwi ah. Ani pa nga ni Evan. Pagkapasok nga sa loob ng kotse. Hindi naman sa ganoon. Mahaba-haba pa kasi ang biyahe, baka abutin pa tayo ng gabi. Hindi yan, basta't walang traffic. Maaga tayong makakauwi. Pinaandar na nga ni Evan ang kotse. Saka kung sakaling masyadong gabi na, sa inyo na lang ako matutulog. Napakunot noo nga si Rose. Sigurado ka? Hindi ka sanay doon, malamok doon, saka hindi ka komportabling makakatulog doon. Matigas ang higaan. Napatawa na nga lamang si Evan dahil nga sa reaksyon ng babae. Ayos lang. Baliw, mag-drive ka na nga lang dyan. Sad na nga lamang nito. Gaya nga na inaasahan, halos gabi na nga rin ang nakauwi sila. Nang naunang bumaba nga si Evan, saka binuksan nga ang pinto para kay Rose. Salamat. Sigurado ka ba sa sinabi mo kanina na dito ka matutulog? Panigurado nga ni Rose. Oo naman, ayaw mo ba? Hindi ba ako welcome? Hindi naman sa ganoon. Hindi naman sa ayaw ko pero wala namang kwarto dito eh. Katulad ng bahay mo, ayos lang ba sa'yo na magkatabi tayong matulog? Umiwas nga ng tingin si Rose. Oo naman. Nakangiting sabi pa nga ni Evan.
pagkakataon na nga rin niya ito para muling matulog nga kasama si Rose. Nasasabik na talaga siyang mayakap ito at matulog katabi nito. Sigurado ka ha? Baka paggising mo puno na ng kagat ang lamok yung katawan mo. Nakangusang sabi ni Rose sa kanaunang maglakad nga paloob ng eskinita. Sumunod naman si Evan. Hindi naman siguro gaano kalala. Kayo nga nakakayanan yung matulog dito, eh ako pa kaya? Sigurado ka ba talaga? Nahihiya tuloy ako eh. Ayos lang. Eh ikaw, komportable ka bang kasama ako? Oo naman. Sad nga nito sabay na pangiti. Siguro isa ito sa taong nagbigay ng kabutiang loob kahit na ganoon ang estado sa buhay niya kaya natutuwa nga si Rose. Mahinang tumawa nga si Evan. Nahiga ito sa higaan sa katumagilid na nga upang yakapin si Jamie. Ipinikit niya ang kanyang mata. Matulog na tayo. Nakakapagod din ang biyahe. Sad na nga lamang ni Evan. Nakangiti niyang pinagmasdan ang maamong mukha ni Evan. Habang pinagmamasdan nga niya ito, ay tila ba isang imahe niya ang lumabas sa kanyang isipan. Inilingan ni Rose ang kanyang ulo. Napansin niya ang isang dumi sa pisngi ni Evan at mangalisin na nga sana niya ito nang biglang magmulat nga ng mata ang lalaki. Nakangiti nga ito na inabot nga ang mukha ni Rose. Good night. Sad pa nga nito bago muling pinikit ang mata. Nanlaki ang mata ni Rose. Paulit-ulit nga ang sinabi na yon ni Evan sa isipan niya. Nahumaplos nga sa kanyang puso. Ipinikit na nga lamang niya ang kanyang mata at idinantay ang braso payakap sa dalawang lalaki sa buhay niya. Kinabukasan maagang nagising si Evan. Napatingin nga siya sa magina, sa kanapangiti. Pagkatapos ang dalawang taon, naranasan niya muling magising na kasama ang mahal niya. Pero ang kaibahan, may bata nga. Masayong hinalikan nga ni Evan si Rose bago tumayo. Napatingin nga si Evan sa kanyang telepono nang may tumawag nga ang kanyang ina. Pero imbes na sagutin, hindi nga niya ito sinagot. Kinuha niya lamang ang kanyang cheque sa wallet at maliit na ballpen at sinulat nga ang munting pamamaalam bago umalis sa lugar na iyon. Kinuha nga niya ito sa kabinasa ang nakasulat nang makita nga ni Rose. May pupuntahan lang ako. See you later. Basa nga ni Rose at napangiti na nga lamang siya. Isang buwan ang lumipas na ganoon ang sistema ni na Evan at Rose. Madalas silang lumabas at mamasyal sa iba't ibang lugar. Hindi naman may tatangging sa mga oras na to ang pinakamasayang araw para kay Rose. Bukod dito, ramdam nga ni Rose na tila unti-unti na nga siyang nakakaalala. Naalala na nga niya ang kanyang mga nagawa nung bata pa, ang kanyang kaarawan, edad, pati na rin ang tirahan. Ngunit hindi pa nga niya lubos na alala ang kanyang mga magulang at mga taong konektado sa kanya. Masaya naman si Rose dahil kung hindi kay Evan ay mukhang hindi na nga niya maalala pa ang mga to. Dinadala kasi siya ni Evan sa mga lugar na pamilyar talaga sa kanya. Sa kabilang banda, bagamat hindi makaalala nga si Rose, inamin nga ni Evan sa sarili na mahal nga niya ang babae. Hinihiling na nga rin ni Evan na sana anak nga niya si Jamie, lalo na't malapit nga sa kanya ang bata. Ice cream! Masayang salubong nga ni Jamie kay Evan nang makita nga ang bitbit nga nitong ice cream. Napanguso nga si Rose sa kanapahawak nga sa bewang. Masasobrahan na niyan sa ice cream, Jamie. Halos araw-araw na lang, Evan. Natatawang saad pa nga ng babae. Meron din naman ako para sa iyo ah. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Ikaw ah, parang mas kilala mo pa ako kaysa sa sarili ko ah. Kahit paborito kong kulay, bulaklak, ulam. Alam mo, hula lang yan. Naggipit balikat na nga lamang si Evan. We, baka naman talagang konektado ka sa akin. Hoy, sabihin mo na ah. Siguro kuya kita no. Napahagalpak na nga lamang sa tawa si Evan nang dahil nga sa sinabi nito. Kuya talaga? Kakambal, pero hindi naman kita kamukha. Sabihin mo na kasi. Kaibigan siguro kita no. Eh paano kung kasintahan? Pagbibiro na nga ni Evan. Natahimik at umawang nga ang bibig ni Rose. Napakurap nga ito, pero maya-maya pa napahagalpak na nga lamang sa tawa. Ikaw? Kasintahan ko? Sus,
Kung kasintahan mo talaga ako, edi sana matagal mo nang sinabi. Sino ba naman ang tatanggi sa ganda ko, diba? Mahina na nga lamang natawa. Ang babae. May dala akong pagkain. Gusto mong kumain? Ani nga ni Ivan. Kumuha na nga siya ng tissue sa kapinunasan ng bibig ni Jamie. Siya nga pala. Isasama sana kita sa pagpirma para sa pagiging kandidato ko. Napansin ni Ivan ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Pinatay niya ang tawag nang mabasa nga ng ina niya ito. Kandidato? Gulat na sabi nga ni Rose. Anong tatakbuhan mo? Congressman. Wow, maganda yan. Tsaka bagay sa'yo dahil matulungin ka. Sad pa nga nito. Anong oras pa tayo pupunta? Ngayon na. Napakunot noo nga ang babae. Bakit? Humarap nga si Ivan sa kanyang likuran at nagulantang sa lalaking sumalubong sa kanya. Nakangisi nga itong nakapamulsa. Nawala lang ako ng ilang buwan. Inangkin mo na ang asawa ko. Ani nga ni Andrew. Sa likod nito ay ang ina at ama nila. Nagulat nga sila nang makita nga si Rose. Buhay ka? Tanong nga ni Mrs. Vanessa, ang ina nila. Nangunot naman ang noon ni Rose. Ma, saway nga ni Ivan. Sa kabilang banda, nakaramdam ng pagkailang si Rose. Agad niyang kinuha nga si Jamie sa pagkakahawak nga ni Ivan. Anong nangyayari? Naguguluhang tanungan ni Rose. Nilingon siya ni Ivan at takmang magsasalita na nang sumingit nga si Andrew. Rose, hindi mo ba ako naalala? Ako ang lalaking nagbibigay sa'yo ng gamit, pagkain at pangangailangan mo. Dati, ako ang ama ni Jamie. Napasinghap si Ivan maging ang mga magulang niya. Isang saksak nga sa dibdib ang natamo ni Ivan dahil sa nalaman. Andrew? Ikaw ba yan? Ako nga. Kakambal ko siya. Siya ang bayaw mo. Sumama ang tingin nga ni Ivan. Tila nagbagsakan nga ang kung ano sa kanyang puso. Ivan, totoo ba yung... Alis na ako. Hindi na nga natapos ang sasabihin ni Rose nang umalis na nga si Ivan dahil gulong-gulong nga talaga siya. Nasaktan si Rose lalo na nang magsalubong ang mata nila ni Ivan. Parang may mali. Ang tingin na minsan ay puno ng admirasyon, tila napalitan ng kung ano. Hayaan mo na siya, Rose. Nandito na ako. Niyakap nga muli ni Andrew si Rose. Hindi naman mapanatag ang loob ni Rose. Pakiramdam niya may hindi tama sa nangyayari. Sa kabilang banda, ilang beses na hinampas ni Ivan ang manibela. Umiiyak na nga siya at namumula na nga rin ang kamao. Kakainis. Pati ba naman ang taong mahal ko inagaw na niya? Galit na sabi nga ni Ivan. Pumasok nga sa loob ng kotse si Mrs. Vanessa at Mr. Andy. Sumama ang tingin ni Ivan sa kanila. Umalis kayo sa kotse ko. Ivan. Umalis kayo, sabi eh. Ivan, wala kaming kinala. Siyempre, kasi puro kayo Andrew. Paano naman ako? Pumiyok na nga ang boses ni Ivan. Matagal kong hinanap siya. Tapos sa isang iglap, mapupunta lang sa kakambal ko? Ang mas malala, may anak pala sila. Anong laban ko doon, mapa? Anong laban ko? Nangihina nga si Ivan. Hindi niya kinakaya ang mga pangyayari. Handa kong isuko ang posisyon ko, pero hindi ko kayang isuko ang babaeng pinakamamahal ko at kukumpleto at magpapasaya sa akin. Pero anong magagawa ko? Nahuli na ako. Nakuha na nga siya ng iba. Buong akala ko akin siya, pero hindi ko akalain na sa aming pagsasama, hindi siya sa akin dahil matagal lang siyang inangkin ng iba. Ani nga ni Ivan bago lumabas ang kotse. Mabilis na pumara ng taxi. Sa loob ng eskinita, malakas naman ang iyak ni Jamie. Pilit naman itong pinapatahan ni Andrew, ngunit pilit namang umaalis si Jamie sa pagkakabuhat nga nito. Akin na, kinuha nga ni Rose ang bata. Sakat ito tumahan. Andrew, bakit mo nasabing ikaw ang ama ni Jamie? Nanganak na ako nung dumating ka. Saka wala ko natatandaang nagsiping tayo. Rose, naroon ako nung nanganak ka. At naroon ka rin nung sinadya mo akong iwan sa kalsada, ganun ba? Natameme nga si Andrew. Hindi naman sa ganun. Nakilala kita nung nandito na ako nakatira sa eskinita, Andrew. Pero niminsan hindi mo sinabi sa akin na ama ka ni Jamie. Tapos ngayon, aakuin mo sa sarili na anak mo siya? Nanggagaliiti nga na saad nga ni Rose.
Tapos iniwan mo pa kami ng walang pasabi. Yun ba ang gawain ng isang asawa, tama? Saka bakit ayaw sa'yo ni Jamie kung ganun? Huwag mo akong paglolokohin, Andrew. Kaibigan lang kita pero hindi kita naging asawa. Alam mo yan. Masyado nang matalas ang bibig mo. Pasalamat ka. Binuhay pa kita eh. Napasinghap na nga lamang si Rose. Nang bigla nga siyang higitin nga sa braso ni Andrew. Napaiyak pa nga ang bata. Agad namang napagtanto ni Andrew ang ginawa kaya agad na niyakap nga si Rose. Ngunit tinulak siya nito. Umalis ka na. Rose, sorry, nagulat lang ako. Umalis ka na sabi. Andrew. Napalingon nga sila. Kay Mr. Andy and Mrs. Vanessa. Mag-usap tayo. Tumingin si Vanessa kay Rose. Nagulat si Rose nang yakapin siya nito. Mag-usap tayo mamaya, pupunta ako rito. Bulong nga ng babae saka ngumiti kay Rose. Tumingin ito kay Andrew at hinawakan ng braso. Tara na, Andrew. Babalik ako rito, Rose. Saad naman ni Andrew, ngunit tinitigan lamang siya ni Rose. Nang makalis na nga sila agad na tumakbo nga palabas si Rose, sa eskinita kasama nga si Jamie. Nadismaya na nga lamang si Rose nang makitang wala na nga doon si Evan. Ang buong akala niya ay naroon pa nga ito at hinihintay lamang ang pag-alis nila. Naramdaman ni Rose ang pamilyar na sakit sa kanyang dibdib. Samantala babad naman sa inom ng alak si Evan. Nakatitig sa kanya si Kit na hindi alam ang nangyayari. Ang sakit sa dibdib, Kit. Pakiramdam ko pareho kong pinagtaksilan at niloko. Sir, pareho lang yun eh. Umaasa ako na walang iba. Naging kampante ako na ako lang. Pero wala. Naagaw pa rin pala siya. Heto ako ngayon, nagluluksa. Naintindihan mo ba ako? Sobrang sakit. E ano po bang nangyari, sir? Tanong na nga lamang ng kanyang sekretarya. Ano ba ang dapat gawin? Sabihin mo, papakawalan ko na ba? Wala kang kwentang kaibigan. Hindi mo iniisip ang nararamdaman ko. Napatampal na nga lamang sa noo si Kit. E ano po ba nga kasing nangyari? Pakakawalan ko na ba siya? Hindi. Bakit? Ang sakit-sakit na pero ipagpapatuloy ko pa rin? Alam mo sir, gulong-gulong na po ako sa inyo eh. Hindi ko naman po kasi alam kung anong nangyari. Tapos tatanungin niyo ako. Tsaka lasing na po kayo, dito na po kayo matulog. Ayoko. Gusto kong makita si Rose. Iahatid na lang kita sir. Sabi pa nga ni Kit. Mahal kita Rose, akin ka lang. Napabuntong hininga na nga lamang si Kit sa narinig. Mula sa salamin napansin nga niya ang biglang pagkatulala ng kanyang amo. Pinaandar na nga lamang niya ang kotse nang maipasok nga niya ito. Nagtungo nga sa bahay ni Rose. Sa kabilang banda, nakatingin lamang si Rose sa labas ng eskinita. Nagising na naman siya muli sa masamang panaginip niya. Nang tignan nga niya si Jamie, ay mahimbing pa nga rin itong natutulog. Nagpasalamat na nga lamang si Rose dahil hindi na nga bumalik si Andrew. Hindi niya ito mapapatawad sa ginawang pananakit ito sa kanya. Tanging ilaw sa labas at ang ilaw ng kandila lamang nagsisilbing liwanag sa paligid. Kinuha nga ni Rose ang libro na nasa ilalim nga ng karton. Unang pahina nabasa nga niya kaagad ang buo nga niyang pangalan. Malalaman ko kaya ang lahat kapag pinasa ko to? Tanong nga ni Rose. Isa-isang tinignan ni Rose ang pahina. Napasinghap na nga lamang siya nang makita nga na puro litrato niya ang nandoon. Masaya siya at iba-iba ang itsura ang nandoon. Maputi, maayos ang buhok, may makeup. Bukod dito ay may litrato pa nga na nasa kotse siya. Konektado nga ako kay Ivan. Ani pa nga ni Rose. Mahinang natawa si Rose sa sarili. Bakit hindi niya yun napansin agad? Siguradong kilala na nga siya ni Ivan noon pa man. Pero hindi niya man lang ito mahalata. Tunay bang ipinakita sa kanya ni Ivan? Inalala nga ni Rose ang kanilang pinagdaanan sa mga nakalipas na araw. Sa bawat ngiti at tingin sa kanya ni Ivan ay tila ba tunay at puro. At mangbubuklatin na nga ni Rose ang susunod na pahina nang makarinig nga siya ng isang tawag. Rose! Napatayo nga siya sa katinigdan nga ito. Halos magliwanag na ang buong paligid nang makita nga niya si Ivan. Ivan! Walang pag-alin lang na tinakbo nga niya ito at niyakap ng mahigpit. Napansin nga rin niya, sikit na nasa likuran nga nito. Mahigpit ang kapit sa kanya ni Ivan
na tila ba ayaw nga niya itong pakawalan pa. Rose, ako na lang please. Ako na lang. Pagmamakaawa nga ni Ivan, tumingin ito sa dalaga. Pingin ng purong pagmamahal, napangiti si Rose. Ikaw naman palagi. Sad nga nito, sa kahinaplos ang pisngi niya, nanlaki ang mata ni Ivan. May naalala ka na? Wala pa. Napabuntong hininga si Rose. Pero tulungan mo akong makaalala, Ivan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Mahal kita, Rose. Mahal na mahal. Nanlaki ang mata ni Rose nang matumba sa bisig niya si Ivan. Agad naman siyang inalalaya ni Kit. Anong nangyari sa kanya? Nag-aalalang tanungan ng dalaga. Grabe, naglasing eh. Hindi ko akalain na may namamagitan sa inyong dalawa. Tinignan ni Rose si Kit. Pwede mo ba akong alalayan? Dito muna siya matulog. Sigurado ka? Oo, may mahalaga pa kaming pag-uusapan bukas. Rose, kung naghihinala ka man, mahal ka ng amo ko. Yun ang alam ko sa pagkakakilala ko sa kanya. Alam ko, Kit. Ramdam na ramdam ko din. Tumingin si Rose kay Ivan bago tumingin kay Kit. Salamat ha. Walang anuman, mauna na ako ha. Pakisabi na lang na akong naghatid sa kanya rito. Mag-iingat ka. Naupo si Rose sa tabi ni Ivan sa kahinaplos ang mukha nito. Walang pag-aalinlangan na hinalikan nga niya ito sa labi. Sa oras na yun na pagtantungan ni Rose, ang tunay na pagmamahal na nararamdaman niya kay Ivan na ni minsan hindi naman talaga niya naramdaman kay Andrew. Kinabukasan nagising nga si Ivan sa labis na sakit nga ng ulo. Tumingin siya sa paligid at ganun na lamang ang pagkagulat ng mapagtanto kung nasan siya. Gising ka na pala. Napalingon siya sa babaeng nasa tabi niya. Rose, anong ginagawa mo dito? Bumangon nga si Rose sa kainunat ang katawan. Si Kit. Nagtungo nga si Rose kay Jamie at inayos nga ang pagkakahiga ng bata. Nangunot ang noon niya nang tumayo si Ivan. San ka pupunta? Alis na ka, Rose. Hindi pwede. Agad na hinawakan nga ni Rose ang kamay niya sa kapinaupo. Alam kong may kinalaman ka kung sino ako, Ivan. Nakikiusap ako sa iyo. Sabihin mo na kung ano ang alam mo sa akin. Tinignan nga ni Ivan si Rose. Tila kumirot nga ang dibdib ni Rose dahil nga sa lamig ng titingnan nito. Kung sasabihin ko ba sa iyo, mababago ba ang sitwasyon? Tumingin siya kay Jamie. Ayokong manira ng pamilya ng kakambal ko. Hindi siya ang ama, Ivan. Napahinto si Ivan. Nagtataka niyang tinignan ng dalaga. Hindi siya ang ama. Kaya sabihin mo na ang totoo para malaman ko na kung sino talaga ako at maalala ko na rin. Pakiusap. Huminga ng malalim si Ivan. Niyuko niya ang kanyang ulo bago magsalita. Ikaw ang sinasabi ko noon na nang iwan sa akin, Rose. Ang taong dapat napakakasalan ko. Napasinghap si Rose. At nakakunot noong tanong nga nito. Ako? Oo. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit mo ko iniwan noon. Nung araw ng kasal mismo natin, tumakbo ka palabas ng simbahan. Nawala ka bigla. Hinanap kita para masagot ang tanong na bumabagabag sa akin at nung nahanap na kita, imbes na tanungin. At magalit ako? Napamahalulit ako sa iyo. Nakakatawang tadhana, hindi ba? Taimtim lamang na nakikinig nga si Rose. Pinigilan ako ng nanay ko na sundan ka nang tinakbuhan mo ko sa simbahan kaya ako nagalit sa kanya. Samantalang ang kahambal ko ang siyang naging dahilan kung bakit napabagsak ako sa trabaho at nung maging mayor nga ako ay nainggit siya sa akin kaya inaakala ko rin na siya ang may pakanarin nito. Napatunayan mo na ba? Umiling nga si Ivan. Hindi pa. At ikaw mismo ang nakakaalam, Rose. Pati na rin ang tungkol kay Jamie. Ikaw din mismo ang nakakaalam kung sino ang ama niya. Kung gayon, tulungan mo ko, Ivan. Pero paano, Rose? Paano kita matutulungan kung wala kang maalala? Tulungan mo ko makaalala. Sinubukan ko na, Rose, pero walang gumana. Lahat ng tungkol sa'yo, pinakita ko na pero nakakaalala ka ba? Hindi. Napasabunot na nga lamang sa ulo si Ivan. Malungkot na yumuko si Rose. Hindi man kita maalala, pero mahal kita, Ivan. Nanlaki ang mga mata ni Ivan. Natulala siya sa sinabi ng dalaga at inangat nga ni Rose ang paningin. Kaya nais kong gawin natin ang dapat
na hustisya para magkaroon tayo ng kalayaang dalawa. Ang ating mga tanong sa isipan, magkaroon man ng kasagutan man lang. Hindi man ako nakakaalala pero tulungan mo akong makamit ang hustisya. Alam ko may kinalaman si Andrew sa nangyari. Maghahanap ako ng ebidensya sa kanya, samantalang maghahanap ka ng ebidensya sa magulang mo. Pakiusap Ivan, tulungan mo ko. Saglit na nagkaroon nga ng katahimikan sa paligid. Ramdam ni Ivan ang determinasyon ni Rose. Maliit na ngumiti si Ivan bago mahigpit na niyakap ang babae. Tutulungan kita mahal. Gaya ng pangako ko, lagi akong andito para sa'yo. Salamat Ivan. Ipinikit nga ni Rose ang kanyang mata. Dinama nga ang malakas na tibok ng kanilang puso. Hindi naman lubusang maalala ni Rose si Ivan, pero sa puso niya, alam niyang si Ivan ang mahal niya at bukod tanging mamahalin niya. Nagkatinginan silang dalawa nang marinig ang isang boses. Boses yun ni Andrew. Agad na nanlaki ang mata ni Rose. Malis ka na Ivan. Natatarantang sabi ni Rose dahil maabutan nga siya ni Andrew. Pupunta ako rito mamayang gabi Rose. Huwag kang magpapahawak kay Andrew. Oh mahal. Mag-ingat ka. Mabilis na hilaykan nga ni Ivan sa labi si Rose bago tumakbo palabas ang eskinita. Hindi naman siya nakita ni Andrew dahil abala nga ito sa pagkuha ng mga bagay na ibibigay kay Rose. Napahawak nga si Rose sa kanyang labit ng pangiti. Isang halik ngunit na pagaan na nga nito ang kalooban niya. Napatingin si Rose kay Jimmy nang magising ito. Agad niyang kinarga si Jimmy saka binigyan ng gatas na nasa bote. Naramdaman na nga niya ang yapak ni Andrew papalapit sa kanyang gawi. Rose? Tawag nga nito. Tinignan nga siya ni Rose gamit ang malamig nitong titig. Bumaba ang tingin niya sa bulaklak at mga pagkain na dala nga nito. Huwag ka nang magalit sa akin. Patawad na dahil nasaktan kita. Galit lang talaga ako nun. Tumaas ang tingin ni Rose. Umalis ka na Andrew. Ayaw kitang makita. Rose naman, huwag mo na akong pahirapan pa. Ako nga ang asawa mo at hindi si Ivan. Alam kong wala kang maalala pero totoong sinasabi ko. Umigting ang panga ni Rose. Isang kasinungalingan na pilit isinusok-sok ng lalaki sa utak niya. Talaga ba? Huminga ng malalim si Rose. Bago peking umiti kay Andrew. Oo, ako ang asawa mo, hindi si Ivan. Napatango-tango ang dalaga. Kung gayon, bakit ako nandito sa eskinita? Dito ba talaga tayo nakatira? Natamimi nga si Andrew. Hindi ka agad siya nakapagsalita pero ilang saglit ay ngumiti nga siya. Dadalhin kita sa bahay. Kasama ang anak natin. Doon ka natitira. Saad nga nito kay Rose. Dalhin mo ko roon. Magsasawa na kasi ako sa eskinite. Nakangising sabi naman ni Rose na hindi diri na nga siya sa kanyang pinagagagawa pero kailangan nga niya itong gawin para hanggang sa makaalala nga siya. At para na rin makakuha nga siya ng ebidensya. Gaya nga ng sabi ni Ivan, tanging siya lamang ang may alam ng tunay na nangyari sa kanya at panigurado siyang may kinalaman nga si Andrew. Bukas na bukas, dadalhin ko kayo doon. Bakit hindi ngayon? Tanong pa nga ni Rose. Hindi pa pwede. May inaasikaso pa ako. Nakangiting sabi nga ni Andrew. Lihim na napangisi nga si Rose. Pagtsatsaga na nga lamang niya ang presensya nga ni Andrew. Habang tinititigan nga si Andrew ay tila naalala nga niya ang kanyang panaginip. Ang panaginip kung saan nilalatigo nga siya ng isang lalaki. Napailing na nga lamang si Rose saka napahilot nga sa ulo. Kaunti na nga lamang sana'y makikita na nga niya ang itsura nga nito. Sana nga'y gumana ang plano niyang makaalala. Samantala sa bahay naman ng mga magulang ni Ivan, nagtungo ang lalaki. Pagkapasok niya ay naabutan nga niya roon na masinsinang nag-uusap si Vanessa at Andy. Anak, salubong nga sa kanya ng inang si Vanessa. Niyakap niya si Ivan, ngunit hindi ito yumakap pabalik. Nag-alala ko, kami, saan ka ba galing? Mahinang itinulak nga ni Ivan si Vanessa. Saka nga nagtungo sa couch. Naupo ito roon at napahilamos na nga lamang sa mukha. Anak, ayos ka lang ba? Tanong naman ni Andy at peking tumawa naman si Ivan. Mahiga na pa talaga kayong magtanong yan? Hindi ako ayos. Matagal na, mapa.
Napatitig nga sa kanya ang kanyang mga magulang. Makikita ang konsensya habang pinapanood ang pagiging miserable ng anak. Anak, ano bang sinasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, lalo ka na. Alam kong may alam ka pero hindi mo sinasabi sa akin. Dinuro nga ni Ivan si Vanessa. Ivan, huwag ka namang magsalita ng ganyan sa mama mo. Isa ka rin pa. Puro na lang kasi si Andrew. Anak niyo rin naman ako ah. Sad na nga lamang ni Ivan. Napabuntong hininga si Vanessa. Sabihin na natin ang nalalaman natin, Auntie. Ayoko nang nasasaktan ang anak natin ng ganito. Dahil nasasaktan ako. Ani nga ni Vanessa. Napabuntong hininga na nga lamang si Auntie saka tumango. Ivan, kumalma ka muna. Sasabihin namin sa'yo ang nalalaman namin. May sakit si Andrew sa utak, Ivan. Napasingap si Ivan. Hindi makapaniwalang tinitigan niya ang ina. Kaya siya ang madalas na pinapabura namin nung bata pa kayo kahit hanggang ngayon. Dahil nung kumonsulta nga kami sa psychologist, mayroon daw psychopathy ang kapatid mo. Sinabi niya sa amin na ilagay sa rehab si Andrew pero hindi naman namin kaya na ikulong siya roon lalo na't sobrang bata niyo pa. Inalalangan ni Ivan ang pangyayari nung bata pa nga sila. Madalas ngang napapahamak si Andrew lalo na't sa mga ginagawa nga nito. Bukod dito nananakit nga rin ito ng iba kaya na homeschooled nga ito. Hindi katulad nga niya na napaaral nga sa normal na eskwelahan. Akala namin nung tumatanda na kayo, gumagaling nga si Andrew. Pero nagkamali kami. Lalo pala siyang lumala. Sad pa nga ni Andy. Taimtim lamang na nakikinig nga si Ivan. Hindi maproseso ng kanyang utak na may ganitong pangyayari sa kanilang pamilya na ngayon niya pa lamang nalalaman. Nung naging konsehal ka, ay nainggit si Andrew. Pinalaan niya kami na may gagawin siyang masama sa'yo. Kaya gumawa kami ng paraan para mapababa ka ng pwesto. Inisip namin ang kaligtasan mo. Naikuyom na nga lamang ni Ivan ang kanyang kamao. Akala namin magiging maayos ang kapatid mo pero lalo siyang nilamon ng inggit nang mahalal ka bilang mayor. Dagdag pa nga ni Andy. Binalaan namin siya na hayaan ka na lang na gawin ang gusto mo pero hindi siya nagpapigil, anak. Lalo lamang siyang nainggit sa'yo nang magkaroon ka ng girlfriend, si Rose. May kinalaman kayo sa paghawla ni Rose? Hindi nga patanong pero sinasabi nga ni Ivan. Nainggit ang kapatid mo roon. Sinubukan naming pigilan siya ng ama mo sa balak niya pero hindi siya nagpapigil. Noong araw ng kasal mo, narinig ko siyang kinakausap si Rose. Binalaan ito patungkol sa pagpatay sa iyo pag hindi siya umatras sa kasal. Yun din siguro ang punot dulo ng lahat kung bakit ka iniwan ni Rose altar. Dahil sa takot na mawala ka. Umusbong lalo ang galit ni Ivan sa sinabi ng ina. Kaya rin kita pinigilan na habulin si Rose. Dahil baka may gawin siyang masama sa'yo. Wala kayong kwenta. Ano pang nalalaman niyo ha? Ano pang nililihim niyo sa akin? Mahinang sad nga ni Ivan. Tumawa nga si Ivan ang nakakainsulto bago na pailing. Yun lang ang alam namin, Ivan. Mga wala kayong kwenta. Malakas na napahilamos ang alamang sa mukha si Ivan. Pakaramdam niya ay pinagtutulungan nga siya ng kanyang pamilya. Pero pinadala na namin siya sa ibang bansa para mapagamot kaso hindi gumaling. Hindi na talaga yan gagaling kasi lagi niyong sinusunod at kinukonsente. Ngayon pati buhay ko ginulo ninyo. Hindi ko kayo mapapatawad. Tumayo si Ivan sa kadire-diretsyong lumabas nga ng bahay. Nakasalubong pa nga niya si Andrew na lalong nagpainit nga ng dugo niya. Ngumisi si Andrew at akmang lalagpasan na nga sana siya ni Ivan nang magsalita ito. Akin na siya, Ivan. Wala nang matitira sa'yo. Mapanoy ang sambit pa nga nito bago nga pumasok sa loob ng bahay. Sa kabilang banda kakaalis lamang ni Andrew sa bahay nga ni Rose. Nasa tabi niya si Jamie habang tinitignan nga niya ang mga litrato sa libro. Napangiti nga siya nang makita ang litrato nilang dalawa ni Ivan. Napakaganda ng pagkakakuha nga nito. Kung may babalik niya lang sanang panahon, pinaglaban na nga sana niya ang sarili upang hindi na umabot pa sa ganito. Nangangati na rin siyang malaman ang katotohanan. Nasa iyo pala yan. Nagulat nga si Rose nang makita nga si Ivan.
Tumingin ito sa libro saka kay Rose. Pasensya na, kinuha ko ha. Nakita ko kasi ang pangalan ko eh. Nakangusong sabi nga ni Rose. Ayos lang. Sa'yo naman talaga yan. Siya nga pala nung nangyari. Dadalhin daw kami ni Andrew bukas sa bahay niyo. Ano? Kunot noong tanong nga ni Ivan. Huwag kang magalala. Baka maalala ko ang mga nangyari kapag naroon na ako sa bahay niyo. Sa bagay, tumira ka rin naman doon ng ilang taon. Lumapit nga si Ivan kay Rose at niyakap nga ito sa bewang. May problema ba? Tanong pa nga ni Rose sa lalaki. Hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. Ano pong nangyari? Ikinuwento nga ni Ivan ang mga sinabi nga ng kanyang magulang. Maging si Rose nagulat nga rin sa pangyayari, pero kaakibat naman ito ay ang tila mga imaheng lumabas sa kanyang utak. Naalala nga niya ang mga nangyari nung kasal. Pilit namang inaalala ni Rose ang nangyari bago nga yun, ngunit sumakit lamang ang kanyang ulo. Ayos ka lang ba? Oo, may naisip lang ako. Tinignan nga ni Rose si Ivan. Sa kwento pa lamang nito, nasasaktan na nga ito. Paano pa kaya kapag nalaman na nga nila ang buong katotohanan? Mama, Dada! Lumapit nga si Jamie sa kanila na agad namang kinandong nga ni Ivan. Habang tinititigan nga ang bata, ay palihim nga niyang hinihiling na sana siya na nga lamang ang ama nito. Hinihiling din ni Ivan na matapos na nga ang pangyayaring to. Nais niya nga sana muling maranasan ang kasiyahan na inaasam. Sa kabilang banta naman, ay hindi mawala nga sa isipan ni Rose ang kaunting alaala na naalala nga niya. Paunti-unti na nga siyang nakakaalala dahil nga sa mga nalalaman. Paano pa kaya kung tuluyan na nga bumalik ang alaala niya? Makakayanan niya kayang harapin ang pangyayari na minsan na nga niyang kinalimutan? Ano kaya ang eksaktong dahilan kung bakit naisipan nga niyang iwan si Ivan sa altar kaysa ipaglaban? Mga tanong na nangangatingang malaman ni Rose ang kasagutan. Kinabukasan maagang dumating nga si Andrew sa bahay nila Rose. Sa kabutihang palad ng kaalis na nga rin si Ivan nang mas maaga pa kay Andrew. Nakaanda na nga rin ang mga gamit na bibit-bitin nga ni Rose. Ako ang bubuhati na nga ni Andrew si Jamie nang umiyak ito. Agad naman itong kinuha ni Rose. Huwag mo na lang muna siyang lalapitan. Hindi ka pa siguro niya kilala. Sagot na nga lamang ni Rose habang pinapatahan si Jamie. Pero akong ama niya. Dapat magandang loob niya. Sa narinig na yun, nais masukan ni Rose. Paano niya kayang gawin to? At paano niya nasisikmura na may kapagsiping nga sa lalaking to kung sakaling ito nga ang ama ni Jamie? Matagal ka kasing nawala. Hayaan mo na. Gagaan na lamang loob niya sa iyo. Ani pa nga ni Rose. Hindi na nga lamang umimik pa si Andrew at tinulungan na nga lamang si Rose sa paglagay ng mga gamit sa sasakyan. Sa kabilang banda, pinaparood nga ni Ivan ang kanyang mga katulong na abala nga sa paglilinis ng magiging kwarto ni Rose at Andrew. Hindi niya alam kung ano ba ang pinaplano ni Rose, ngunit pinagkakatiwalaan nga niya. Ivan, lumingon nga si Ivan sa kanyang ina. Tinignan nga niya ito nang malamig at ang mga hakbang na nga sana nang hawakan nga nito ang kanyang kamay. May sasabihin ako sa iyo. Sumunod ka sa akin. Tinalikuran nga siya ni Vanessa saka pumasok nga sa loob ng isang kwarto. Sumunod naman sa kanya si Ivan, dala nga ng curiosidad. Siguraduhin mong mahalaga yan. Ani pa nga nito. May hindi pa ako nasasabi sa iyo, Ivan. Alam kong hindi ko dapat siya pinangungunahan, pero kinakain na ako ng konsensya. Nakikinig lamang sa kanya si Ivan. Buntis si Rose nung tumakbo siya sa kasal. Nanlaki ang mga mata ni Ivan. Umawang ang kanyang bibig, kaakibat nga ang paglakas ng tibok ng kanyang puso. Ano po? Buntis siya nung umalis siya, Ivan. Sa akin niya sinabi noon na buntis siya at balak niya itong sabihin sa iyo sa araw ng inyong honeymoon. Sa kasamaang palad, hindi natuloy. Napahawak na nga lamang sa ulo si Ivan. Hindi siya makapaniwala nga sa kanyang narinig. Anak nga niya si Jamie. Hindi maipaliwanag nga ang saya na nararamdaman ni Ivan, ngunit galit nga sa kakambal dahil nga sa pag-angkin nga nito,
hindi lamang sa babaeng mahal niya, kundi sa anak nila. Salamat, Ma. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayon. Mabilis na niyakap nga ni Ivan ang ina bago lumabas ng kwarto. Napagat na nga lamang ng labi si Vanessa. Sa dalawang taong hindi pagkakaunawaan, naramdaman niyang muli ang yakap ng ina. Mabilis na bumaba ng hagdan si Ivan upang magtungo na nga kay Rose. Nais nga niyang sabihin dito kaagad ang nalaman, ngunit pagtingin nga niya sa sala, naroon na nga si Rose, Jamie at Andrew. Sumama naman ang timpla ni Ivan nang makita ang palad nga ni Andrew sa hitangan ni Rose. Nakita naman siya ni Rose at ni Andrew. Kamusta ka, kambal? Nakangising sabi pa nga nito. Malamig niya itong tinignan bago naglakad patungo sa kanila. Kilala mo naman na ata ang anak at asawa ko. Salamat sa pag-aruga sa kanila habang wala ako, ah. Tila nakaka-insultong sabi pa nga ni Andrew. Tinignan nga niya si Rose. Pasimple nga siyang inilingan ni Rose, kaya naman pinilit ni Ivan may kalma ang sarili. Welcome. Sana maging maganda ang pamumuhay niyo rito. Mumisi na nga lamang si Ivan. At sa'yo, Andrew. Sana naman makapagpatayo ka na ng bahay mo para hindi ka na nakikibukod sa bahay namin. Nakakahiya naman kasi sa pamilya mo. Nakikitira ka pa nga sa bahay ng magulang natin, hindi ba? Umigting ang panga ni Andrew, akmang susugudin na nga sana si Ivan nang hawakan nga siya ni Rose. Hayaan mo na siya. Dalhin mo na ako sa kwarto ko. Ani na nga lamang ni Rose. Ginisian siya lalo ni Ivan bago nagtungo pataas ng hagdan. Samantala marahas na nasa bunutan nga ni Andrew ang sarili. Ang yabang niya. Mapapabagsak ko rin siya. Ani pa nga ni Andrew. Napaatras si Rose ng masama niyang tignan ang lalaki. Pumunta ka na sa kwarto mo. Maninigarilyo lang ako para naman kumalma kahit papaano. Pero maninigarilyo nga ako, di ba? Hindi ka naman lumpo. Inirapan nga siya ni Andrew bago lumabas ng bahay. Masamang tinigdan nga ni Rose ang likod ng lalaki. Kung pwede nga lamang nitong sapakin ngayon ang lalaki, ginawa na nga niya. Ngunit alam niyang lugi nga siya rito, lalo na't pumapatol nga ng babae si Andrew. Habang buhat nga si Jamie, ay tumaas nga ng hagdan si Rose. Napakalawak nga ng bahay, kaya naman kinailangan pa nga niyang magtanong sa mga sambahay at itinuro naman ng nililinisan na kwarto. Patapos na po ito, ma'am. Nakangiting sabi naman ng kasambahay. Ayos lang, maglilibot pa naman ako. Sad na nga lamang ng babae. Habang naglilibot nga, napansin nga niya ang isang kwarto na medyo nakabukas. Tila may humihila nga sa kanya na pumasok dito. Tinignan niya saglit ang mga kasambahay bago nga pumasok doon. Bumungad nga sa kanyang isang malawak na silid, isang picture frame, nangunot ang kanyang noo. Akmang lalabas na nga ng silid ni si Rose nang mapansin ang isang picture frame. Nangunot ang kanyang noo. Saka tinignan nito, ito ang litrato niya. Napatingin siya sa iba pang litrato. Lahat ito ay pagmumukha nga niya. Karamihan tila ba kinuha ng hindi niya alam. Napahawak nga sa ulo si Rose. Aksidente niya rin napitawan si Jamie. Pakiramdam nga ni Rose, sumakit ang kanyang ulo. Napatingin siya sa mga pader na nakasabit. Mga pininta niya. Naaalala niya katulad din ito ng mga pininta sa beach house. Si Ivan nga ang boyfriend niya at ang pamilya niya. Unti-unti na nga niyang naaalala. Napasigaw na nga lamang sa sakit sa ulo si Rose. Na dahilan nga kaya napalabas nga ng banyo si Ivan. Nanlaki ang mata niya nang makita nga si Jamie na umiiyak, pati na nga rin si Rose na napailing-iling. Huwag! Ayoko! Ani pa nga nito. Rose, anong nangyayari sa'yo? Nagsipuntahan na nga rin ng mga kasambahay sa salid at sinenyasan nga ni Ivan na kunin si Jamie, samantalang pilit nga niyang inalo si Rose. Tama na! Huling salitang sabi pa nga nito bago nga nawala ng malay. Napasinghap si Rose kasabay ng pagmulat ng kanyang mata. Naalala na nga niyang lahat. Tumingin siya sa kanyang gilid. Nakita nga niya roon si Vanessa na nag-aalalang nakatingin sa kanya. Mommy, sabi nga ni Rose. Nalaki ang mata ni Vanessa. Naalala mo na? Tumango si Rose. Napatakip ng bibig sa Vanessa at akmang tatayo na nga nang pigilan nga siya ni Rose.
Huwag mo po munang sasabihin kay Ivan. Tulungan mo po akong sumampa ng kaso kay Andrew. Rose, anak ko siya. Napailing naman na sabi ni Vanessa. Pero sinaktan niya po ako. At pinagbantaan pa at balak patayin. Malala na po ang anak niyo. Kailangan niya na ng tulong. Hinawakan nga ni Rose ang kamay ni Vanessa. Magtiwala ka sa akin, Mommy. Gagaling ang anak niyo kung tutulungan natin siya at hindi kukonsintihin. Kailangan siyang managot sa kasalanang ginawa niya. Saglit na katahimikan nga ang nanaig bago tumango si Vanessa. Sige, tutulungan kita. Napangiti na nga lamang si Rose at agad na niyakap nga si Vanessa. Napagplanuhan na huwag munang sasabihin kay Ivan ang lahat dahil ayaw nga niyan ito na madamay pa. Sa mga nagdaang araw, tila normal lamang ang nangyayari. Nagtataka si Ivan dahil laging umaalis si Rose at Vanessa. Hindi niya rin napigilang tanungin ito nang maiwan nga silang dalawa sa kusina. Madalas kayong umalis ni Mama. Anong ginagawa niyo? Tanong nga ni Ivan. Nagpatigil nga sa pagsubong nga ni Rose. Ah, wala, pinapasyal lang ako ni Tita. Sa katunayan, hinahanda lamang nila ang kaso na sinampa para kay Andrew. Malapit na at makakamit niya na rin ang hustisya. Sad pa nga nito. Araw-araw, hinawakan nga ni Rose ang kamay ni Ivan. Miss lang daw niya ako. Saka magtiwala ka lang sa akin. Alam kong ginagawa ko. Narinig nga ni Rose ang pagtawag ni Andrew, kaya naman mabilis na hinalikan nga niya ang binata sa labi bago lumabas ng kusina. Isang linggo pa ang lumipas at ganun pa rin ang pangyayari. Nang mapansin nga ni Ivan na nakabihis nga si Rose ang pangalis, agad nga niya itong dinaluhan. San ka pupunta? Tumingin nga sa kanya si Rose. Sa mall. Pwede bang sumama? Huwag na. Saka huli na rin naman to eh. Ani nga ni Rose. Lumabas nga si Vanessa mula sa kanyang kwarto. Sa kanilapitan nga si Rose. Hindi niya napansin si Ivan na nasa gilid nga dahil diretso lamang ang tingin nito. Rose, tara na. Nahuli na nga nila si Andrew. Hinahanap na tayo ng abogado para simulan ang paghahatol. Nangunot nga ang noon ni Vanessa at napatingin nga sa gilid. Nanlaki nga ang mata niya nang makita roon si Ivan na kunot ang noo. Sorry, napatampal na nga lamang sa noo si Rose. Wala na rin naman siyang magagawa kundi sabihin ang totoo. Court? Abogado? Kunot noong sabi nga ni Ivan. Napabuntong hininga si Rose. Sa mga nakarang araw, pumupunta kami ni Mommy sa abogado upang pag-usapan ang pagsampa ko ng kaso kay Andrew. Hinawakan nga ni Rose si Ivan. Nakakaalala na ako. Magmula pa nung nagising ako sa ospital. Bakit ngayon mo lang sinabi? Umawang ang bibig ni Ivan. Sasabihin ko sana sa iyo kapag tapos na ang kaso. Kaso ang ingay ni Mami. Tumingin nga si Rose kay Vanessa nang umuso nga lamang. Rose naman, dapat sinabi mo na lang sa akin para natulungan kita. Sad pa nga ni Ivan. Ayos lang. Tinulungan naman ako ng mama mo eh. Saka maayos naman ang nagiging ilakad namin. At ngayon, sa korte na ang aming punta. Sasama ako. Sigurado ka? Oo, nais ko lang lumaban kasama mo. Agad na niyakap nga ni Rose si Ivan. Napakaswerte niya dahil nagkaroon nga siya ng lalaking tulad niya. Tara na, mauhuli na tayo. Putol pa nga ni Vanessa. Magkahawak kamay na nagtungo nga si Rose at Ivan upang puntahan ng korte kung saan nila ipaglalaban ang hustisya na ginawa ni Andrew. Pagdating nila sa korte, naroon na nga ang lahat. Nagkasalubong ang tingin nila ni Andrew, ngunit kinisaan nga lamang siya ni Rose. Walang utang na loob, ani pa nga ni Andrew. Napangiwi na nga lamang si Rose. Binuhay ko siya, inalagaan tapos ito'y gaganti niya? Wala siyang utang na loob. Akmang susugod na nga si Andrew kay Rose nang patunugin nga ng judge ang kanyang martilyo. Tumingin ito kay Rose, hudyat na ito na nga magsasalita. Sinimulang ikuwento ni Rose ang kanyang naranasan, ang pagtetestigo niya. Masaya kaming magkasintahan ni Ivan, pero ginulo po ni Andrew dahil sa inggit niya kay Ivan ay ako ang pinuntirian niya. Kinidnap niya ang mga magulang ko. Tumingin siya sa inataman niya. At upang makalaya,
Ito ay kailangang hiwalayan ko si Ivan. Mas mahal ko ang aking magulang, kaya iniwan ko si Ivan kahit masakit. Akala ko tapos na. Pinalaya niya ang aking mga magulang pero kinuha ko ni Andrew. Kinulong niya ako. At pinagmalupitan hanggang sa maipanganak ko si Jamie. Isang taon akong nagdusa sa kamay niya. Pero nang maipanganak ko si Jamie, tinapon niya ako sa kalsada. Sa kalsada ako tumira ng isang taon na walang pagkain at sapat na pera at dahil ito sa kagagawa ng lalaking yon. Itinuro nga ni Rose si Andrew. Nabis nga ang galit na naramdaman ni Ivan. Hindi niya akalain na ganoon ang naging buhay ng kanyang kasintahan. Tahimik lamang nanood si Ivan. Sa bawat sagutan nga ng abogado at sa bawat kasinungalingan nga na sinabi ni Andrew makalipas ng halos 2 oras, sumuko na nga si Andrew. Oo, nakasalanan ko na. Dahil yon sa inggit ko kay Ivan. Nagkatinginan sina Ivan at Rose kasabay ng pag-anunsyo ng 10 taong pagkakakulong ni Andrew. Agad na tumayo nga si Ivan sa kaniya kapang dalaga. Tapos na mahal ko. Tapos na. Mahal na mahal kita. Sad nga ni Ivan. 5 taon ang lumipas matapos mangyari ang insidenteng yon. Lumipat nga sa ibang bansa si Ivan at Rose. Pagkatapos nga nilang maikasal sa Pilipinas, kapo sila nakatitig sa malawak na dagat. Grabe ang pinagdaanan natin, no? Ani nga ni Rose. Oo nga. Kapag iniisip ko, natutuwa ako dahil walang sumuko sa ating dalawa. Hormarap nga si Rose kay Ivan. Tama, hindi mo kasi ako sinukuan. Salamat, Ivan. Sad nga ni Rose. Niyakap nga ni Ivan si Rose. Tumatakbo namang lumapit sa kanila si Jamie. Mama, Dada, Sally! Ani nga nito saka yumakap nga sa kanila. Buong pwersang pinuhat nga ni Ivan si Jamie. At Rose, saka tumakbo palapit sa dagat. Malakas sa tawanan at sigawan ng nanaig sa paligid kasabay ng pagsabay nga ng tubig sa isa't isa. Napangiti si Ivan. Pinaghiwalay man sila ng tadhana, pero kung sila talagang nararapat para sa isa't isa, magagawan pa rin ng paraan para muli silang magkita at muli ngang pinagtagpo ang kanilang mga puso. Kontento na nga sa buhay si Ivan. Wala na nga siyang ibang hihilingin pa kundi kasaganahan at kaligtasan ng kanyang pamilya. Kahit anumang balakid ang hinarap, nanatili pa rin matatag ang dalawa. At mahal na mahal pa nga rin nila ang isa't isa na mas lalo pang umusbong. Kaya nalalagpasan nila ang kahit na anumang pagsubok. Dahil sabi nga nila, love conquers all. At dito na nga po nagtatapos. Salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Shoutout po sa mga sumusunod. Chubby Doll of Malaysia, Ernesto Rosel, Prince Blue, Cleo, Dequito Leonora, Junjun Igorota, Robinsiana, Shirley Alberto, Romana Gorospe, Jenjen, Rosemary Vasquez, Jocelyn Beltran of Pangasinan, Gina Bias of Singapore, Yayay Pulgo, Susan Upaga, Presbyteros Rose, MFC, Viring Villa, Teresita Morales, Lilita Fruelda, Trinidad Evangelio, Elizabeth Quilas, Leonisa Ebale, Sapphire, Alicia Team Mix Vlogs, Edna Espinosa, Edlin Salva, Eli Evangelista Anderson, September, Cecilia Seno, Jeline Esaban, Elsie Palma, Elvi Candontol, Anita Hernando, De Jessica Rose, Araceli Serrano, Mercy Villantes, Celia Gonzalez, Rosemary Corpus, Leonila Perea, Mervin Onofre, Pat Paniza, Lloyd Dananquil, De Jessica Rose, Belle Anzaro, Nene Briones of London,
John Lloyd Onzaga of Pangasinan, Ruperta Reyes of San Antonio, Nueva Ecija, Gina Villas, Jeff Villarma, Nelani Juan of Lupao, Nueva Ecija, Charlie of Surigao, Rose Olaco, and Elmi Palma of Saudi. Maraming maraming salamat po sa lahat. At shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay.